Magandang gabi po. Ito po ang ating weather update para po dito no sa minomonitor natin na si Bagyong Lani. At ayon nga po no sa ating advanced weather forecast no, posibleng nga po na tatlong sama ng panahon or tatlong posibleng bagyo ang papasok ngayon sa ating bansa. Unahin po muna natin ano si Lani na ngayon po ay nasa vicinity ng Himokdongon sa Mabinay, Negros Oriental. Ito nga po ay tinataglay pa rin yung lakas na aabot sa 45 km per hour at may pagbugso nga po yan na aabot na 55 km per hour. Pagkatapos po nga niyan maglampol ng 8 beses dito po sa may Visayas area, ngayon po ay andito na siya sa may Negros Oriental. At ito nga po ay inaasahan na lalabas na ng landmass at mapupunta sa Sulusi at yung pinakasentro po niyan by October 5, posibleng nga po no, na ito po ay magkaroon ng landfall scenario ulit sa may Palawan. At habang papalabas po yan ng ating bansa, ito nga po ay posibleng mag-intensify pa into tropical storm hanggang maging severe tropical storm. At bago po yan pumunta sa may China, ito nga po ay posibleng maging typhoon category as of now. Ayon po yan sa Japan Agency at ng NOAA. At yung isang low pressure area nga po natin dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ayon naman sa ating advanced weather forecast sa ating European Centre, ito nga po ay posibleng maging si Bagyong Maring as of now sa kanilang weather update today. Sa mga data na nakuha natin sa ating mga agency, ito nga po ay posibleng maging si Maring PH. At mamaya nga po makikita natin ano yung isang kasunod ni bagyong posibleng Bagyong Maring. So kung makikita natin no yung laki o yung lawak ng kaulapan nitong si Bagyong Lani ay umaabot nga po yan hanggang sa may Northern Luzon at ito nga po ay posibleng magpaulan sa halos buong bansa. Kaya asahan po natin yung mga pag-ulan. Ibang pag-iingat po sa mga kababayan natin no, lalo po yung mga biglaang pagbuhos ng ulan, posibleng nga po yung mga pagguho ng lupa at pagbaha. Sana po ay tayo ay naka-ready na para po iwas po tayo sa anumang sakuna. Dito nga po no, ayon nga po sa ating bagong pag-asa DOST no, na nakataas po rin ang signal number 1 sa Occidental Mindoro at maging sa Oriental Mindoro. Sa may Romblon, Masbate, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental kung nasaan na nga po yung pinakasentro nitong si Bagyong Lani. At dito po sa may Bohol, signal number 1. At maging Palawan po ano, nakataas na ang ating signal number 1. Ayon po yan sa ating bagong pag-asa DOST. Ito naman po yung forecast track ng ating bagong pag-asa DOST. Ito nga po ay posible no, na dumaan dito sa may Palawan. At kung makikita natin by October 5 ng 2 PM, ito nga po ay nasa karagatan na. At posible nga po siya mag-intensify into tropical storm at paglabas ng ating bansa. At posible pa nga po siya mag-intensify ng severe tropical storm. Pero ayon sa Japan Agency, ito nga po ay posibleng umabot sa typhoon category. So check naman natin yung ating satellite image. Kung mapapansin nga po natin ano, yung makakapal na kaulapan na yan, yan po ay posibleng maranasan no, yung pag-ulan nitong si Bagyong Lani, lalo na po dito sa Southern Luzon at Metro Manila. Posible pong makaranas tayo ng posibleng malalakas na pag-ulan. Maging dito po sa may Bicol region, kung mapapansin natin yung mga kulay pula na yan na malalakas na pag-ulan, ay posibleng maranasan po yan dito po yan sa may Legazpi at sa may Camarines Sur, Camarines Norte. At maging dito po sa may Rojas City, makikita nyo yung makakapal na kulapan. Yan po yung malalakas na ulan na posible pong maranasan. Pati po dito sa may Catbalogan at dumako naman tayo sa may Mindanao. Posible nga po makaranas na malalakas na pag-ulan dito po sa Cagayan de Oro. Sa ngayon po mapapansin natin ano, yung pinaka-direction or yung sirkulasyon ng ating bagyo ay halos kalat-kalat nga po dahil nga po ito isang tropical depression.
Check naman natin, ito na po yung ating advanced weather forecast para po doon sa nakita na ating tatlong posibleng sama ng panahon. Ito nga po kung mapapansin natin ano, na nasa landmass nga ng Negros Oriental itong si Bagyong Lani. And October 5, posible nga po nandito na po yan sa may karagatan ng Sulusi. At yung ating low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng October 5, kung mapapansin nga natin ano, na posible nga po itong si Bagyong Lani ay andito na nga po sa karagatan ng ating Philippine Sea. At dito nga po ayon sa European Centre, dito po ay posible siya mag-intensify into tropical storm. And pagdating naman po ng October 6, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin natin ano, yung ating low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung saan nga po, no, na nasa eastern section po yan ng Mindanao. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng October 6, kung mapapansin natin, na dito nga po, as a tropical storm, nasa palabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility, itong Bagyong Lani. At ito nga po yung ating isang posibleng bagyo na papasok sa ating bansa. At pagdating naman ng October 7, kung mapapansin nga natin, na halos hindi gumalaw ano, yung ating dalawang weather system. At pagdating po yan ng alas 2 ng hapon ng October 7, kung mapapansin nga natin dito, nag-intensify nga po into severe tropical storm itong si Bagyong Lani. At habang papalapit na po sa ating Philippine Area of Responsibility, itong low pressure area. At pagdating naman ng October 8, kung makikita natin ano, dito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ayon sa European Centre, na posible po na bago po yan pumasok sa ating bansa ay maging isa na siyang tropical depression. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng October 8, kung makikita nga natin, dito nga po, posible nga po umabot sa typhoon category si Bagyong Lani. Papunta po yan dito sa may China. At ito nga pong ating isang posibleng bagyo ay papasok na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating ng October 9, kung mapapansin natin, no, tuloy-tuloy po nag-intensify itong si Bagyong Lani. At habang nakapasok na nga po by October 9, posible nga pong nakapasok na yung pinakasentro nitong posibleng si Bagyong Maring. At pagdating naman ng alas 2 ng hapon ng October 9, ito nga po ay nag-intensify habang nasa karagatan pa. At pagdating ng October 10, kung mapapansin nga po natin, ito ay andito po yan sa eastern section po ng Bicol Region. At pagdating po ng October 11, posible nga po dito magiging isang severe tropical storm. At habang andito na po yung isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng October 12, kung mapapansin po natin ano, dito po yan sa may eastern section ng Cagayan, posible nga po no, tumaan ulit yan dito katulad po nung kay Typhoon Kiko no, na posible pong sa extreme northern Luzon ang maging forecast track nito nga nasabing si Bagyong Maring. At ito naman po yung isang low pressure area or yung isang sama ng panahon na posibleng pumasok po sa ating bansa. Sa ngayon po, ito pa lang po yung available nating data para po dito sa ating advanced weather forecast at ang ating minomonitor na si Bagyong Lani. Manatili po tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para po mamonitor natin kung ano po yung mga next possible scenario o ano ba yung mga pagbabago nitong nakita nating sama ng panahon na papasok pa sa ating bansa. Sa lahat po ng dinadaanan na po ni Bagyong Lani ngayon, mag-iingat po tayo and God bless po sa ating lahat.